Good day po sa lahat. Welcome na naman sa 1008 TV. At syempre, kung bago ka pa lang sa channel na ito, eh, baka pwede naman makihingi lang sa mong like dyan, tsaka follow na din. Thank you. Okay, so today's video, syempre, bubuhay na naman tayo ng patay. Pero syempre, yung relong masa. Masa kasi matibay, tsaka wow. Sakta naman presyo. Ito yung watch na parang sabi nga nila eh, ano, low budget, pero quality to, napakaganda ng makina. Lalo na yung mga stainless steel nila. Yuri silver. Diba? Hindi siya ganun kamahal, pero matibay quality ang makina nito. Malimit ang nakikita ko nito, Japan yung ginagamit nila ang makina. Kaya, matibay. At saka syempre, isa naman, Timex. Classic. Classic na Timex ang ating ibigyan na naman ng buhay. Isa lang may-ari na ito. Shoutout kay Mom Jen, teacher ng anak ko. Thank you at hinaya mong dito natin pagganahin ang inyong watch. Okay, so tara, check na natin. So yun guys, nahin na natin itong si Uni Silver. Diba ang ganda? Wow. Girl lalo ang dating. Kikay ang dating niya. Yung mga owner niyan, sigurado ko natutuwa yan kasi alam nila na matibay yung binili lang relo kahit na sabihin mo iba, Unisilver lang yan pero quality makin. Matibay. Tagalin muna natin yung spring bar niya para hindi siya nakakailan. Ganun pa din, basta mga ito, mga snap type to, meron ka naman tutong kabin yan. Laging meron ganyan yan. Siyempre, sapinan natin para hindi siya magasgas. Okay. Ganun lang siya kadaling buksan. Pero siyempre, maganda kung meron kang Swiss knife. Pero meron naman nabibili dyan sa mga online shopping. Ang ganda ng makina niya, 2030, yun yung malimit na ginagamit kahit yung mga Fossil, Guess, kung anong mga branded na watch niya. Diba, nakakaasar? Yung presyo nito eh, mas mababa naman di hama kumpara dun sa mga napakamamahal na relo, pero ito, hindi naman siya ganun kamahal, di ba? Pero parehas lang yung mekanismo. Pero din, pag tatanggalin mo yung battery dito, nasisikotin mo lang kung saan lang yun, tanggal na. Bali yung battery niya ay 626 na maxel. Buti na lang na ano agad ni Ma'am Jen kasi hindi pa nagli-leak yung battery. Ganun lang din. Lalagyan natin ng sealant para safe in case na biglang umulan, hindi matanggal, hindi siya basta-basta pa ako sa ganito. Yung mga ganito, madali naman itong isara kasi plastic lang yung pinaka casing niya. Kadaling isara, di ba? Ito, medyo mahirap isara to. Itong Timex na classic na to. Sapinan natin lang ito para hindi magasgas. Oh, mali lang. Bali yung battery. Same lang sila nung Unisilver. 626 na Japan battery. Kahit ano, sa Renata, 379 yung code mo. Yung mga Swiss. Japan, okay na yun.
you working on it. Ito naman ang problema sa classic na Timex na ganito, hindi stainless eh, kaya medyo nagbabakbak siya pag medyo acidic yung gumagamit. May wagang toothbrush natin. Lagyan natin ang sila. Kung madali lang siya isara. Siyempre, pantay dapat para kahit na pa paano yung brand niya nakadiretso. Ayan, Timex. Madali lang siya isara. Hindi na natin kinailangan ng pricing tools. Ganun lang. Meron talagang madali, merong mahirap. Nagkakataon talaga yan. So ito medyo madali na. So yun, okay na. Ganun lang, kung sakaling meron kayong ganitong watch, at least alam niyo na kung paano siya tanggalan ng battery at saka lagyan ng battery. Kung i-DIY mo siya, para at least kung wala pa sa budget, pwede mong tanggalin yung battery para hindi na siya mag-leak kasi yung mismong battery ang sumisira sa mga watch natin. Okay, at wala kang gamit, dali mo lang sa pinakamalapit na mall. Department store. Nandun din yung mga tropahin mo na lang para at least mahinigan ang discount. Diba? Okay, tsaka yung mga nagpapashoutout sa akin, si Sir Ruel ng mga department ko. Supportang tunay. Thank you. Tsaka yung Kasyogan rider natin dyan. Gumagamit ng mga susubot Shogun 125. Siyempre si Boss Wawi. Woo! Wawi, Cupino Aguila. Thank you sa supporta. Maraming salamat. Okay. So, yun. Ride safe tayo lagi. And God bless natin na. Thank you.